i-share ko pala sa inyo kung ano pala yung naging result ng aking prenatal checkup today. So, but parang medyo alarming. So, but parang medyo alarming. Last April 20 kasi, when I was taking a bath, nalaglag yung sabon kasi accidentally ko natapakan ang sabon. And guys, welcome back again to my YouTube channel, and it's me, Dyel Aguas. And for today's video and vlog, nakikita niya naka-aura si Pochi ngayon. It's just because galing ako sa aking OB-GYNE dahil ako ay may prenatal checkup today. And yes, I am 29 weeks, 1 month and a half to go. So, ay mga anak na si Pochi. So, my due date is July. Ikukwento ko sa inyo ang aking pregnancy journey dito sa aking second baby. And also, yung mga superstitious beliefs na hindi accurate. Well, yung some mythical myths. Tama ba? Mythical myths ba? Ang tawag dun. Hindi ko alam. Basta yun na yun. For example, pag nag-crave ka ng sweets or anything is baby girl. Patototohanan natin yan kung totoo ba yan o hindi. And congratulations to me kasi hindi na ako ganun hinihingal. Unlike before, so first topic pala muna natin about sa aking pregnancy journey is ano yung napagdaanan ko during my first trimester. It's been 8 years ang gap since nanganak ako sa aking firstborn na kay Adriel. Kaya ngayon, parang nangangalay. I mean, naninibago. Kasi ang laki ng gap nila, ang laki ng difference. Dumating siya in an unexpected way. In an unexpected time. Alam mo yun, na hindi mo talaga siya ina-expect talaga na dumating talaga. Actually, kay Adriel kasi, I didn't feel anything eh. Although, maselan ako, in a way na, sobrang gastos ko sa food. Hindi ako nahirapan kay Adriel actually nung nagbuntis ako. Unlike dito sa bunso, nahirapan talaga ako na halos maiyak-iyak na ako na talaga na hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Nakaramdam ako as in ang vomiting. Ever since, until now, nagbabamit ako pag ayaw ko ng pagkain, ayaw ko ng food. Actually, kilala niyo ako na mahilig ako kumain ng sweets, di ba? Tapos pag ayaw ko yung lasa, mga kapochi, talaga isinusuka ko siya, promise. Ayaw ko na masyadong dry food. Figure out ka na buntis ako, nag-crave talaga ako, gatang kalabasa. Ang gusto ko ngayon, kuhol, yung suso, pero wala kasing kuhol dito kasi sa Middle East. So sabi ko kay Javi, pag may time ka, kung magluto ka ng gata na may may string beans, tapos may squash, tapos gata, tapos may shrimp. So, yun yung pinakagusto ko talaga na food na as in kinikrave ko. Gusto ko ng time ni Adriel. Gusto ko pero maasim. Ngayon, dito kay Baby Bunso, gusto ko talaga siya ng matamis. Grabe. Pero, except lang sa chocolate. Ewan ko, kasi pag feeling ko, pag nakakain ako ng chocolate, parang nabubusa yung lalamunan ko, tapos para ako nasusuka. Kaya nga sinasabihan na ako ng mga workmates ko, o gel, pochi, ayan, ganyan na. Hinay-hinay ka na sa pagkain ng mga matitamis kasi few months na lang, mga nganak na daw ako, baka masiis ako, baka mahirapan ako. Which is, knock on wood, pero wag naman po sana. Kay Bunso, medyo sensitive ako. Iyakin ako. Very very emotional. And then, eto si bebe ko, masyadong maligalig. Yeah, masyado siyang maligalig. In a way na, bigla siyang sisipa. Yes, sumisipa siya. Malikot. Lalo na paggutom. Unlike Adriel, napakatahimik lang. Naglikot lang si Adriel talaga noong time na manganak na ako. Masasabi kong napaka, niya, parang, gumagano na ako. Eto, hindi. Nahihirapan talaga ako. I-share ko pala sa inyo kung ano pala yung naging result ng aking prenatal checkup today. So, but parang medyo alarming. Hindi naman totally alarming, pero pinagpipray na sana wag na ganun. First ultrasound niya sa akin kanina.
tinanong niya ako na, hi, ilang, ano ka na, ilang weeks ka na? Sabi ko, 29, doktora. Then, kailan yung EDD mo? EDD means, estimated due date. So, sinabi ko sa kanya na, ang due date ko, doktora, is July 30. Ngayon, ang due date ko, ngayon, is napaaga. So, before is July 30, ngayon, naging July 26 ang aking due date. Ngayon, sabi niya, balik na naman daw ako kasi hindi daw accurate yung measurement ng aking placenta. Kaya sabi niya, I need you to drink a lot of water. So, grabe, nakatatlong bote na ako. Grabe, naiihina ako talaga super. Pero pinipigilan ko. So, nakatatlong bote na ako. So, ayun na nga, pumasok ulit ako for the second time sa ultrasound room. So far, sabi niya, hindi kita mo ultrasound. Sabi ko, bakit doktora? Sabi niya, may contractions ka ba? So, yun yung sinasabi ko na parang alarming na ikinagulat ko na ang pagkakaintindi ko kasi contractions sa, correct me po again if I'm wrong. Contractions mean manganganak ka. Parang labor, ganon. Yun ang pagkakaintindi ko sa contractions, ha? Parang naglaki yung mata ko kanina. So, sabi ko, wala. Tapos sabi niya, may pain ka bang nararamdaman? Sabi ko, wala, doktora. Sabi ko, wala. Wala akong contractions. So, I didn't feel anything pain. Pero sabi ko, I feel tea. Sabi ko, naiihina ako. Tapos tumawa siya na napailing siya. Sabi niya, oh, sige, okay. Di umihi ako. Tapos sabi niya, sige, inom ko ulit ng tubig. For the third time, ito na siya. Tinawag na ako. Ako na. Sabi niya, wala pa rin. Hindi kita mo ultrasound ang maayos. Sabi niya, ganyan. So, ako nag-worry ako. Sabi ko, parang feeling ko may something, may problema. Kaya, panayhawak ko sa chan ko kanina. Kinakausap ko tong baby ko na siya. Sabi ko, nak, pakita ka na, please. Kasi nakakaramdam na rin ako ng gutom. Kasi imagine ka, anong oras kami umalis ng bahay? And anong oras kami nandun sa ospital kanina? Almost 9 ng umaga, nandun na kami. Dok, ano bang nangyayari? Bakit ayaw magpakita nung... I mean, hindi daw accurate. Tapos sabi ng sonographer kanya, doktora, hindi na naman daw full ang bladder ko. I drink 3 bottles already, doktora. True, sabi ko, kantwise ako nag-wiwi nga. Tapos sabi niya, kailangan full ang bladder mo, so... Sabi ko, balik na naman daw ako after 20 minutes. Nga, tinanong ko yung sonographer kanina sa doktora. Sabi ko, tapos sabi niya, no need to drink water na nga lang. Tapos sabi niya, lakad-lakad daw ako para daw galaw-galaw yung baby. Di pagpasok ko, sakto, kakakain ko lang. Nakita ko ni doktora din. Sabi niya, are you ready? And then sabi ko, yes, doktora, di, yun na, okay na. Kanina, no first ultrasound ko kasi, so that was the fourth time, ha? So, yung first ultrasound ko kanina, yun nga, nasabi niya na nag-start positioning na daw si baby. So, ito yung video, medyo malabo lang. Hindi kasi ako makapag-take ng, makapag-shoot ng video ng all-around ultrasound. He's hiding his face. Where is his face? In front? In front of my tummy or on the back? The face, it's so cute. Hi, baby. You're so shy and quiet now, huh? You know, during the afternoon and evening, he is very hyper. Yeah. So, after ko sa ultrasound, bumalik kami ng second floor. Doon sa office ng aking OB. Yan, ng aking OB guy ni. And then, explain niya sa akin result ng ultrasound ko. May note kasi doon na need ko i-repeat ulit yung ultrasound ko. Tapos, parang placenta chemorlo. Basta something like that. Tapos, yung sa taas nakalagay is longitudinal live breech. So, sabi ko, ano yun? Explain niya sa akin. Sabi nga lang niya, ayun, may breech daw yung baby. Noong una, hindi ko pa naiintindihan. Di oo lang ako na oo. Ang pinaka tinitignan niya,
is yung hemoglobin ko. So, yung hemoglobin ko, which is normal. Ang sabi lang niya sa akin, kaya lang daw mataas ang aking RCW at ang aking WBC, which is ang aking white blood cell. It's just because sa aking UTI. Yes! Meron akong UTI and prone talaga ako niyan. And yes, I admit talaga, super lakas ko talaga mag-soda. Eh, minsan ako, matigas ang ulo ko, pasaway ako, hindi ko mapigilan. But, everything is fine. According to my OB din, nasabi niya, after 5 to 6 weeks nga, is kailangan kong bumalik ulit ng check-up sa kanya. May time pa daw. May time pa para maano yung baby. So, para akong kanina, parang nasa ano ako, state of shock pa kanina, na parang nakaganyan lang ako. Kasi nga, analin kasi ng mga medical term nila, eh sorry naman kasi. Ngayon lang kasi ako nag-OB kasi ng ibang lahi. Eto, nakakatuwa lang yung doktora ko kasi very ano siya, maalaga talaga siya. Di nakaganyan lang ako. Kasi iniisip ko nga, ano yun? Hindi ko ma-explain. Or hindi ko naman sinasabi na hindi ako nakakaintindihan ng English sa, I mean, Breech kasi sabi ko. So, nag-decide ako na, sabi ko, ay may data ko. Try ko i-search. Yung akin kasi, si baby, yung ulo niya, nandito pa sa taas ko. And then yung botox niya, yung nakikita sa ultrasound, which is nasa puwerta ko. Is, kaya pala, may mga times na mapapasigaw ako. Bisan sabi ni Habi, oh, na paano ka na nangyari sa'yo? Sabi ko, hindi. Sabi ko, yung anak mo ka ko, nanhinipa, magalaw. Na sabi ko, parang gumaganyan yung puwerta ko kasi parang may bumubuka. So, yun pala, ibig sabihin nun. So, may check-up ulit ako by end of June or first week ng July. Para malaman kung magpo-position yung baby. But according to them, sa OB ko, tsaka doon sa sonographer, nag-start naman positioning ang baby. Kaya naman sinasabi sa akin na required na iduulit yung ultrasound ko after next check-up ko. Kasi nung kay Adriel kasi, ultrasound pa lang niya, never ako nagpaikot ang tiyan eh, nagpahilot, never. Ano siya, kusa talaga siyang umikot nung time na 7.5. Ang mahirap kasi dyan, pag ganyan yung breech, ano ka, either masi-es ka, masi-sarian ka. So, ayoko masi-es. Huwag naman sana. Kaya itong baby ko, kinakausap ko kanina, sabi ko, na, please, umikot ka na. I-share ko lang din pala sa inyo, ah. Last April 20 kasi, yun. Hindi ko na sinabi kasi sa OB ko. Kasi, nung time na yun, wala naman akong contractions, then hindi naman din ako nag-bleeding. So, what happened last April 20, siguro hindi ko alam kung dahil dod or what. Last April 20 kasi, when I was taking a bath, nalaglag yung sabon kasi. Habang, syempre, nagsasabon ako ng katawan. Accidentally ko natapakan ang sabon. Ako, wala talaga akong planong magpunta ng ER nung time na yun. Wala akong planong tayo magpacheck. Pero natakot ako kasi baby. Yun na nga yung time na nadus-dus na ako ng tuluyan. So parang tapos di feeling ko may lumalabas. So talagang nakaantabay ako kung ano yung lumalabas, kung something ni dugo or what. Sa awa ng Diyos naman po, okay siya. Walang contractions, walang bleeding. Pero yung kaba ko, as in talagang dug-dug-dug-dug-dug. Kasi sabi ko, ibang usapan na eh. Baby. Tinignan naman din ako ng mga OB din dun sa workplace ko sa Faisal. So, okay naman. Chinek nila yung heartbeat ni baby. And then, ayun. So far, okay naman din. So, ngayon, mga kapochi, yan, na-share ko na sa inyo ang aking pregnancy journey. So, dito naman tayo, i-discuss ko naman sa inyo kung ano yung mga sinasabi kong mythical beliefs na hindi totoo. Ang sabi kasi nila, kapag nag-crave ka or naghihi ka ng sweets or anything sweets, is babae ang anak mo. Ang may sasagot ko dyan, it's a big no. No! 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 Kasi paano kung masasabing hindi siya totoo na babae ang baby mo? To be honest guys, I was expecting a baby girl talaga. Kasi alam mo yung feeling na GGSS ako sa sarili ko talaga. As in, anlayo talaga. Ang laki ng difference nila. Yung sinasabi nilang may
yung maganda ang aura mo, maganda ka magbuntes. Tapos babae, anak mo, no! Hindi siya totoo, girl. Guys, hindi siya totoo. But anyway, I feel ano, to be honest mga kakochi, I feel disappointed. Kasi sabi ko, akala ko baby girl na. Pero anyway, sabi ko, kinakausap ko naman yung baby ko na sabi ko, nak, sabi ko, okay lang yan, tanggap ni mami. Sabi ko, wala, okay na sa akin kaya anong gender ka pa. Sabi ko, as long as maging healthy ka paglabas mo, katulad ni Kuya Adriel mo. Sobrang, yun na, dun palang panalo na ako, anak. Sabi ko, well, at tuwan-tuwa naman din ang asawa ko. And then, parang balak pa yata gumawa ng basketball team. Actually, I am planning to magpa-ligate nga after ko mga anak. Pero ayaw nang hubby ko pumayag. Bigay talaga siya ni Lord. Diba sabi ko nga sa inyo, unexpected na dumating si baby. Na sabi ko, na pinagpapasalamat ko na, as in, ano ako kasi nung time na yon, medyo hopeless na rin ako nung time. Na sabi ko, ay parang hindi na ako magkakaanak, hindi na ako magkakababy. Parang tinanggap ko na rin na si Adriel na lang din yung anak ko. But, God is good all the time, sobra. Meron pa yung ano eh, may isa pa sinasabi sila, na pagbabae da, yung sa chan. Actually, look at this mga kapochi, oh. Kung makikita nyo, ang chan ko, eh, pabilog. Noong time kay Adriel kasi, ang chan ko is patulis. So, ang sinasabi nito, di ba? Ang sinasabi kasi ng mga tao kasi, or ng mga myths, beliefs na, kapag ang chan mo is, pabilog, babae. Pagpatulis lalaki, hindi din! Hindi! Lalaki talaga siya. As in, so, dyan ako naniniwala na hindi talaga wala sa mga paniniwala or kung ano pa mga anik-anik yan. Ang importante dyan, kung ano yung binigay sa'yo ni Lord, kung ano man gender yan, is tanggapin mo. Yan ang aking about sa mga mythical beliefs na masasabi kong hindi totoo. Advice ko lang din para sa mga, lagi kong sinasabi to para sa mga nawawala ng pag-asa magkaroon ng second baby or magkaroon ng first baby is pray lang po talaga. As in, pray, tiwala lang kay Lord, tiwala lang kay God, tiwala lang sa kanya talaga. Kasi naalala ko yun yung sinabi sa akin ni mama. Ng mama ko, that was the time na kay Adriel, nung pinagbubuntis ko si Adriel din, nabiglaan din ang dating na sabi ng mama ko, hindi ibibigay sa'yo ng taas yan kung hindi ka na ready maging nanay. Kahit na naging magulo yung sitwasyon mo before, huwag mong iparamdam sa baby mo na hindi ka masaya. Actually ako, sobrang thankful ako, sobrang saya ako kasi imagine, kasi ang tagal-tagal na naming inaantay to, tapos sila nga, nasundan tong baby. Yun nga sabi ko sa inyo na huwag kayong mawala na pag-asa. Pray lang, tiwala lang. Kasi ako, tignan nyo guys, mga kapochi, 8 years. Ang tagal ng 8 years, grabe. Na hindi ko ine-expect talaga. Dito na rin natataas ang ating vlog for today. Yung aking kwento talang buhay. Ang aking pregnancy journey. Yung about nga sa mga myths din. And then also, yeah, medyo natitiri aya. Oh, wala lang kasi ano, tears of joy. Yung baby kong ito yung nagpabago sa amin lahat. Talaga, as in super. Alam yan ng mga nakakilala sa akin, sobra. Kung gaano ko kamahal yung panganay ko, si Adriel, sabi ko, ganito rin yung bunso. Gusto ko pantay sila magkuya. So, ayan guys, ayan, dito na rin natatapos ang ating vlog for today. Yung nga ang aking pregnancy journey. And before I end up this vlog, guys, ayan, gustong-gusto ko pala po magpasalamat po, guys, lahat ng mga kapochi ko na walang sawang sumusuporta. At, syempre, dahil yung Facebook page ko pala na Dyel Aguas Vlogs, ayan, inabot ako ng 1.5 followers. Ayan, sobrang thank you po na kahit hindi ako nagbablog pa noong time na yan, still may nagnanotip sa akin na ganito, may nagfollow sa'yo or what, naglike. Sobrang salamat po mga kapochi.
sobrang salamat po sa walang sawang suporta sa inyo. And syempre nga, sabi ko nga sa inyo, before I end up this vlog, please don't forget to like and follow also my Facebook page. Ayan, Dyel Aguas Vlogs. And para sa mga hindi ko pa po kapochi dyan sa mundo ng YouTube, ayan, please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel, Dyel Aguas. Ayan. And also, please hit the bell icon to get more updates on my new vlog. So, once again mga kapochi, stay at home po. Keep safe always. And God bless po sa inyo lahat. So, ayan guys. Bye-bye po. And see you on my next vlog. Bye-bye.